Magsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman, ito ang puso ng homily ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula para sa dumalo sa unang Misa de Gallo sa Manila Cathedral kaninang madaling araw. Madaming tao ang nabubuhay sa dilim dahil sa hirap ng buhay, dahil sa kahanglaman, dahil sa kawalan ng trabaho at kapos sa pangangailangan. Maging liwanag sana tayo na nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob. Ang marami disididong kompletuhin ang siyam na araw na simbang gabi dahil paniwala nila matutupad ang kanilang hiling sa buhay. Si Eden, na isang stroke survivor, hiling na maging maayos ang buhay ng pamilya. Ang katawan ko nasakit. Ito ang kalis. Pero pinipilit kong tumayo sa umaga para magapagsimba. Kanya-kanyang hiling din ang ibang nagsimba. Kalusugan ng pamilya, tapos yung magandang kinabukasan ng mga anak namin. Para sa mga anak namin na magsitapos araw sa pag-aaral. Inabangan din ang Misa de Gallo sa mga probinsya. Sa Burawin, Leyte, punuan ang Immaculate Conception Parish. Dagsa rin ang mga nagsimba sa St. Anthony of Padua Cathedral sa Masbate City. Sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, di alintana ng marami kahit nakatayo na sa buong misa. Paalala ng simbahan sa mga magsisimba, sundin ang ipinalabas na abiso ng Archdiocese ng Manila na voluntaryong magsuot ng face mask, lalo na ang may mga ubo at sipon. Nanawagan din ang simbahan sa mga may sakit na huwag na munang magsimba para iwas hawaan. Maaari namang magsimba sa mga online simbang gabi mass. Kasabay ng unang araw ng Misa de Gallo ang pagsulputan ng mga nagtitinda ng bibingka at puto bumbong. Ayon sa mga nagtitinda, tumaas ang presyo ng mga ito ng 10 hanggang 20 pesos. Mabenta po. Kanina, pinagugulong kami ng tao. Ang dami. Hindi kumpleto ang simbang gabi pag walang bibingka at saka puto bumbong. Ayon naman sa PNP, tahimik ang unang araw ng simbang gabi sa buong bansa. Jose Carretero, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,